siguro yung sulat ko lahat. Gagamitin ko ang aking Waterboy Quill 3000 Electro Stylus. Yung pagsusulatan ko naman. Sadali nga lang. Hindi ito ang Electro Stylus ko. Hindi rin ito yun. Hindi. 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 Habang hinahanap ko ang Electro Stylus, bakit hindi mo na kayo mauna at tingnan ang bagong matututunan tungkol sa pahayag? Hindi. Mali ang isang to. Hindi rin ito yun. Ha! Laruan to ah. Mali. Hindi ang isang ito. Ha! Hindi rin ito. Hello, si Joy to. Napakasaya ang naging paglalakbay natin kay Superbook. Nasa labas tayo ng silid ng luglugan ng langit sa pagtatapos ng panahon. Dinala si Juan ang banal na espiritu sa langit upang maitala niya ang mga pangitain na ibinigay sa kanya doon. Si Juan ay isang alagad ni Jesus at siya rin ang nagsulat ng Ebanghelyo na Juan. Nasaksihan niya ang pagpapako kay Jesus sa krus. Marami sa mga apostol ang umalis ng Jerusalem dahil sa mga pag-uusig doon. Nagtungo si Juan sa Efeso kung saan siya ang namuno sa lahat ng iglesia ng Roma sa probinsya ng Asia, na kilala ngayon bilang Kanlurang Turkey. Merong 7 maunlad na iglesia sa Asia Minor. Na matatagpuan sa mga importanteng syudad, ang mga Kristiyano roon ay dumanas ng paghihirap mula sa otoridad ng Roma at sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bukod sa paglalahad ng mga pangitain sa aklat ng pahayag, inutusan ng Diyos si Juan na magsulat ng tungkol sa panghihikayat at babala para sa 7 mga iglesia. Ang unang iglesia ay sa Efeso, ang kabisera sa probinsya ng Roma sa Asia. Isa sa mga 7 kamangha-mangha sa sinaunang panahon ang templo ng Diyosang si Artemis na matatagpuan sa Efeso. Ito ang isang interpretasyon kung ano maaaring itsura ng templo noon, tanging pundasyon at isang haligi na lamang ang natitira. Pero ang sukat ng templo noon ay 425 feet ang haba, 220 feet ang lapad, at 60 feet ang taas! Mas malaki pa yun kesa sa isang American football field! Noong ika-6 na siglo, si Justinian I ay nagtayo ng basilika o simbahan sa lugar na pinaniniwala ang pinaglibingan kay Juan sa Efeso. Ang labi sa simbahang yon ay makikita pa sa ngayon. Ang pangalawang iglesia na tinukoy ni Juan sa pahayag ay sa Smyrna. Ang bagong bayan ng Izmir ay itinayo mula sa mga labi ng lumang Smyrna. Isa sa estudyante ni Juan na si Policarpio ay ubispo ng Smyrna at naging martir noong 2 siglo. May mensahe rin si Juan sa iglesia sa Pergamo. Itinuturing ng mga taga-Roma na Diyos ang emperador dito. Ang relihiyon na ito ay tinawag na kulto ng imperyo at napakalakas nito sa Pergamo. Ang bagong bayan ng Bergama ay itinayo katabi ng lumang bayan ng Pergamo. Ang Thyatira naman ang sumunod na bayan sa listahan ni Juan at ngayon tinatawag ng Akisar. Si Lydia, ang babaeng naging Kristiyano sa ilalim ng pagtuturo ni Pablo, ay taga Thyatira. Sumunod, ang Sardis naman ang sinulatan ni Juan. Ang Sardis ay isang napakayamang bayan na kilala para sa mga damit at pakikipagkalakalan. May natagpuan ng mga archaeologists na labi ng isang malaking templo sa Sardis. Ang sumunod na sulat ni Juan ay para sa iglesia sa Philadelphia na ngayon ay kilala bilang makabagong Alashir. Gumuo ang bayan na ito noong 1780 dahil sa lindol at kinailangan itayo muli. At ang huli, sinulatan ni Juan ang iglesia sa Laodicea. Sentro naman ang bayang ito ng pananalapi at pinansyal. Nagsisimula pa lamang ang mga archaeologists na madiskubre maraming mga templo, kalye at iba pang gusali na naghihintay lang na matagpuan sa Laodicea. Subukan natin ang kaalaman ninyo at alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa Biblia tungkol kay Satanas? A. Ama ng kasinungalingan? B. Manunukso? C. Ang kalaban? O D. Lahat ng kasagutan? Sagot ay D! Lahat ng kasagutan! Si Satanas ay may mahalagang parte sa Biblia. Siya ay manunukso at tagapagbintang. Siya rin ang kinikilala na namumuno sa mundong ito at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang mabuting balita ay ito. Ang pamumuno ni Satanas ay matatapos na. At kahit pa man ngayon, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa atin ay higit na mas makapangyarihan kesa kay Satanas. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan. Sunod na tanong. Ayon sa Biblia, saan sa langit matatagpuan si Jesus? A. Sa paana ng mga disipulo? B. Sa kanang kamay ng Diyos? C. Sa kaliwang kamay ng Diyos? O D. Sa may perlas na tarangkahan? Ang tamang sagot ay B. Sa kanang kamay ng Diyos!
Kung maupo sa kanang kamay ng hari, ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng parehong pamantayan ng sahari. Si Jesus ay namatay para sa pagmamahal sa atin at nabuhay muli at tatalunin si Satanas sa huling pagharap. Ang Jesus na yon ay magbabalik at mauupo sa kanang kamay ng Panginoon at pamumunuan tayo kasama ang kanyang Ama sa habang buhay. Ang mga pangitain na nasaksihan ni Juan ay nakatala sa Biblia sa Aklat ng Pahayag. Pinasusulat sa akin ang mga mangyayari pa lang para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Wow! Original na Stylus 1.0 ba yan? Classic? Inutos ng Diyos na isulat ni Juan ang nasaksihan niya sa ikid. Ang ikid ay piraso ng papel na sulatan na pagdidikit-dikitin at irorolyo sa ikiran. Makikita niyo sa ikalawang siglong ukit na ito ang mga estudyante na nagbabasa sa isang ikid. Makikita sa larawang ito mula sa Pompeya ang mga kagamitan panulat na maaaring gamitin noong panahon ni Juan. Maaring pluma ang ginamit ni Juan, isang maikling patpat na may patusok na dulo. Para makasulat sa ikid, isasawsaw niya ang pluma sa tinta na nakalagay sa maliit na lalagyan. Isinulat ni Juan ang Aklat ng Pahayag mula sa Patmos, isang isla sa Gresya sa bandang kanlurang baybayin ng Turkey. Ginamit ang islang ito para sa mga bilanggo, lalo na kung isa siyang politiko. Ipinatapon si Juan sa Patmos dahil sa matindi niyang paniniwala kay Jesus. Ninais ng mga Romano na sambahin ng lahat ng tao si Cesar, ang kanilang pinuno bilang Diyos. Ang mga Kristiyanong ipinahayag na si Jesus ang Panginoon ay kumalaban kay Cesar. Maraming inaresto at pinatapon sa kulungan. Ang iba ay pinaslang pa dahil sa kanilang paniniwala. May isinulat si Juan tungkol kay Antipas, isang martir na mula sa Pergamo. Habang nagdarasal sa Patmos si Juan noong araw ng Panginoon, iniakyat siya sa luklukan ng Diyos. Ganyan nga ang Diyos Espiritu Santo. Siya din ang nagdala sa akin dito. Hindi ba't nakakamangha? Habang pinatapon at nanganganib ang kanyang sariling buhay, determinado si Juan na makinig sa Panginoon at isinusulat ang pangitaing ibinibigay ng banal na espiritu. Kahit na isang bilanggo si Juan at nanganganib dahil sa pananampalataya niya, nanatili siyang matatag at inaalala ang mga pangako ni Jesus. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kahit ano pa mang paghihirap ang pinagdaanan niya, alam ni Juan na sa huli, ibabalik ni Jesus ang lahat ng mga bagay. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis. At paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tayo rin ay pwedeng manindigan sa pananampalataya natin dahil kasama natin si Jesus. Kailangan lang nating tandaan ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Panginoon. Sundin niyo ang Espiritu Santo. Maging tapat kayo hanggang sa huli. Ang superverse natin ngayon ay sa Pahayag 21:4. At papahiri niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Dito lang naman yun. Aha! Sabi na nga ba, magiging maayos din ang lahat sa huli. Salamat sa pagsama sa amin. Huwag kalimutang tumulong sa iba at ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, makapaghanap naman ng papel. Ah, hindi naman ito yun. Hindi yung papel. Hindi, mukhang hindi maganda to. Ano kaya ang isang to?